Ugat talaga nung kudeta natin is very simple ang agenda nila na agawin ang kapangyarihan na ng gobyerno para sa sarili nila at gamitin yung mga armas at mga kasangkapan na binigay sa kanila ng gobyerno na parang entrusted to them by the people to protect the people and democracy, ginamit nila sa pangsariling agenda nila. It was a combination of ambition, naive idealism from the military, lost perquisites, tapos may mga personal, and so on. Ang arbiter ng legitimacy in EDSA 1 was the people in the ratification of the new constitution. And the arbiter of legitimacy in EDSA 2 was the Supreme Court. Ang pananaw ko dyan is that the military, tumugon sila sa kagustuhan ng tao sa pagbabago. Hindi sila ang gumawa ng EDSA 1 at EDSA 2. Ang tao ang gumawa ng sumuporta sila sa tao. Nung kapanahon na ng mga under the Commonwealth, under the sa Estados Unidos, external defense was the job of the US. Tayo internal lang.
Pero siguro na nakita ni President Macapagal noong 1961 na meron ding pangamba dito sa civic action function of the military. Kaya inalis niya yon noong 1961. Binawasan niya yon kasi parang pumapasok ng military sa mga non-military affairs and activities in the country. Hindi lang politicalized yung military na aware sila sa mga nangyari sa bahay. Politicized na sila. There are constitutional provisions na pinagbabawal talaga ang military from partisan political activity except to vote. And there are express provisions precisely na yung mga military in active service dapat wala sa civilian positions.
Alam ninyo, maraming mga reformer na hindi rin masyadong napatupad, no? For example, doon sa military, yung full concept na citizen army. No? Sa police, for example, yung capability of the police, laboratory, training, and so on. Marami tayong pagkukulang dyan. Nabigyan sila ng means to do their job well. I have no doubt that there are overwhelming number of military and police people who can do the job and sincere in doing it.